Magandang araw mga kabaro, welcome sa All Maritime Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell para sa susunod pa naming mga videos. Bago tayo magsimula, gusto naming pasalamatan ang aming mga subscribers and followers dito sa All Maritime. Gusto naming malaman ninyo na ang inyong pag-subscribe ay nakaka-inspire sa amin para gumawa ng mga bago pang videos. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang engine management level and operational level practical assessment requirements and application process ayon sa Marina New System, mismo system. Pag-uusapan din natin ang mga dapat tandaan sa pagkuha ng practical assessment. Ang mga sumusunod ay ang engine management level practical assessment requirements. Una, valid medical certificate in PME format. Kung valid pa ang medical certificate galing barko, pwede pa itong gamitin. Pangalawa, certificate of passing the management level theoretical exam, second or chief engineer. Pangatlo, para sa mga revalidation, kailangan ng COC at COE, second or chief engineer. Pang-apat, sea service certification of at least 12 months of approved seagoing service within the last 5 years, or 3 months within the last 6 months, as second or chief engineer. Panglima, SIRB first page and entries, showing at least 12 months of approved seagoing service within the last 5 years, or 3 months within the last 6 months, as second or chief engineer. Ang sumusunod ay para naman sa engine operational level practical assessment requirements. Una, valid medical certificate in PME format. Kung valid pa ang medical certificate galing barko, pwede pa itong gamitin. Pangalawa, certificate of passing the engine operational level theoretical examination. Pangatlo, para sa mga revalidation, kailangan ng COC at COE as OIC engineering watch. Ang mga sumusunod ay ang proseso sa pagkuha ng practical assessment permit. Una, kapag kumpleto na ang mga requirements, mag-submit ng application sa mismo system, dapat tandaan na ang mga may asterisk ay mandatory requirements. Bago mag-submit ng application, dapat updated ang inyong contact number at email address dahil dito ipapadala lahat ng information, transaction, at instruction galing Marina. Pangalawa, hintayin ang resulta ng online evaluation at final evaluation, walang kailangang gawin. Wala ring babayaran. Pangatlo, hintayin ang ipapadala ng Marina na application number sa inyong contact number at sa inyong email address, pwede ring i-download ang practical assessment permit sa mismo. Karagdagang impormasyon na dapat tandaan. Una, bago makapag-practical assessment, ay dapat pasado ka na sa theoretical examination. Pangalawa, ang practical assessment ay kasama ng theoretical examination para makumpleto ang Marina licensure examination. Pangatlo, ang practical assessment permit ay kinakailangan bago makapag-enroll sa mga assessment center. Pang-apat, sa pagpili ng assessment center, dapat ang assessment center ay valid ang accreditation galing Marina. Pang-lima, ang practical assessment ay kailangang kumpletuhin sa loob ng 3 taon mula sa inyong initial theoretical exam. Kung ito ay hindi makukumpleto, mapapawalang bisa ang inyong theoretical examination at uulitin lahat ng proseso. Pang-anim, kung ikaw ay hindi pumasa sa practical assessment, bago makapag-resit, kailangan ng bagong C-service na hindi bababa sa 3 buwan, kailangan din ng certification mula sa kapitan na nagkaroon ka ng experience related sa competence kung saan ka bumagsak. Pang-pito, sa mga revalidation, kailangang mag-revalidate habang valid pa ang inyong COC, dahil kapag ito ay expire, dadaan kayo sa practical assessment gaya sa mga bagong pasa ng theoretical exam. Pang-walo, kapag tapos na ang practical assessment at na-submit na ng training center ang inyong document sa Marina at na-update na ang inyong mismo system, ay pwede nang gamitin ang inyong certificate of passing para sa COC. Iyan lamang ang proseso, requirements, at mga dapat tandaan sa pagkuha ng practical assessment. Maraming salamat and congratulations sa inyong pagpasa sa Marina Theoretical Exam. Kung sa tingin mo, makakatulong ang video na ito sa iba pa nating mga kabaro,
Please like and share this video, and subscribe to our channel. Don't forget to click the notification bell para sa mga susunod pa naming mga videos. Follow us also on our Facebook page at All Maritime. Thank you.